Hello guys, welcome to Mommy Biba Vlogs. Welcome to my channel. Hello guys. So may mga nagtatanong sa akin, pwede ba akong umorder ng item sa Shopee na mag-exceed sa credit limit ko sa SPay later? So like for example, bibili ako ng 15,000 pesos worth na item, tapos ang aking credit limit ay 12,000 lang. Pwede ba ang gamitin yung SPay later kung 12,000 lang ang credit limit ko? Ang sagot dyan guys is pwede po. Okay, so ngayon i-guide ko kayo kung paano nyo magagamit yung SPay later at kung paano nyo pupunan yung balance na natira o yung sobra na dapat nyo bayaran. Okay, so ganito guys, papakita ko muna sa inyo kung magkano ang aking credit limit sa SPay later. So, punta lang ako dito sa Me. Ito, sa taas, makikita nyo, SPay later. So, i-click ko lang yan. Ayan, guys, ang aking credit limit sa Shopee Pay Later ay 13,750. So, yan ang aking total credit limit. So, ngayon, para sa mga hindi pa nila na-activate ang kanilang SPay later sa Shopee, meron po akong vlog on how to activate your SPay later. So at the end of the video, lalabas po yan, how to activate your SPay later. At dun sa mga viewers po na wala pang available na SPay later, hindi pa ino-offer sa kanila na Shopee, meron din po akong vlog about sa kung paano kayo magkaroon ng SPay later. Bibigyan ko kayo ng mga tips kung paano o ano ang dapat nyong gawin para magkaroon kayo ng SPay later. Okay, so ngayon, ang credit limit ko, balik tayo. Ang credit limit ko is 13,750. So let's say, bibili ako ng cellphone. Okay, mag-type lang ako dito, Oppo. Ayan. So kunwari, bibili ako ng cellphone. Ayan, mamili tayo dito guys ng sobra sa aking limit. Ayan. Okay, so ito pipiliin ko, itong 15,999. Sabi natin, iyan ang aking o-orderin. Iyan ang aking gagamitan ng SPay later. So, ngayon, ilagay ko lang to add to cart. Okay, sabi natin, pink yung gusto ko. Oh, so, i-add to cart na natin. So, nandito na siya. Okay. Oh, meron akong 400 pesos off pa. Ayos yun ah. So, ngayon, i-check out ko siya. So, hindi ko siya ipi-place order, guys, ha. Papakita ko lang sa inyo kung paano gamitin yung SPay later. Okay. So, ngayon, ang total amount ng o-orderin ko is 16,358. Ang gagawin nyo, so, is punta lang kayo sa payment option. I-click nyo SPay later. So, dito makikita nyo yung inyong available limit na, let's say, 13,750 nga yung available credit limit ko. Makikita nyo dito sa baba yung installment. So, pwedeng 3 months, pwedeng installment ng 6 months, or pwedeng installment ng 12 months. So, ito yung recommended nila kasi mas malaki yung interest nila dyan, guys. Siyempre, yun nga lang, syempre, ang advantage is mas maliit yung babayaran nyo. Yun nga lang, mas malaki yung interest. Mientras matagal nyo babayaran, mas malaki yung interest. Okay, so ito, medyo maliit ang interest. Buy now, pay later. So, 1 month lang to. Like, for example, in order nyo ngayon, next month, kailangan nyo na siya bayaran in full. As in, buo nyo na siya babayaran next month. So, pwede naman di kayo mag-installment ng 3 months, 6 months, or 12 months. Depende sa ano nyo, sa budget nyo, guys. So, yun nga, sabihin natin, pinili ko yung 12 months. Ayan. Click ko lang yun, confirm. Okay, so talagang, eto, nakita nyo, payment option, SPay later. Bilang mo, 16,000 yung order natin, pero pwede natin gamitin yung SPay later. Okay? So, ito yung babayaran ko every month, 1,688. So, may interest na yan. So, basahin natin itong nasa ibaba, guys. Nakalagay, insufficient limit. Pay the remaining amount with other methods after checkout. Okay, guys? So, malinaw yun, ha? Once na checkout nyo na, na-place order nyo na yung item,
meron kayong babayarang remaining amount, yung kabuuan ng utang nyo or nung price ng item. Let's say, sa akin, 13,000 lang naman yung credit limit ko, 13,750. Pero ang in-order ko is 16,358. So, meron akong utang na nasa 2,788, parang ganyan. Iyon ay babayaran ko using other methods. Ang other methods na tinutukoy ni Shopee is GCash, Paymaya, pwedeng 7-Eleven, online banking, credit card, yan yung other methods. Okay, hindi pwede ang COD. Okay, hindi pwede ang COD, guys. So, hindi pwedeng umorder kayo ng cellphone, tapos darating yung cellphone sa bahay niyo, tapos maglalabas kayo ng cash. Hindi pwede. Ito po ay utang. Pay later. Okay? So, what if pinag-place order kayo, pero hindi nyo pa nababayaran yung remaining? So, yun ang tanong. What if the place order kayo, pero yung remaining na 2,000 or 1,000 or yung kulang sa item, sa price, is hindi nyo pa nababayaran? Anong mangyayari? Okay? Hindi nila i-send yung item. Okay? Hindi nila ipoprocess yung item. So, ganun ang mangyayari pag kulang ang credit limit nyo. So, meron kayong ilalabas na pera, yung kabuuan ng uutangin nyo. Kailangan nyo munang bayaran bago nila i-send yung item. Okay? So, in short, ang SPay Later, pagdating ng item, is wala talaga kayong babayaran. Okay? Pero kung mag-i-exit kayo ng credit limit nyo, that's the time na babayaran nyo yung amount na nag-exceed sa inyong credit limit. Okay? So, sana po'y malinaw sa lahat ang paggamit ng SPay Later. Kung meron po kayong question sa pag-order gamit ang SPay Later, pwede po nyo itanong dyan sa comment section at ako po ay nagre-reply lalo kung hindi ako busy. Okay. So yun lang po guys. Hindi ko na ipa-place order guys. In-example ko lang. Ayoko lang mabumuli na cellphone. Okay. So marami pong salamat sa panonood. Please subscribe, like, and share. Maraming salamat!